Noon, iaabot sa 600 million pesos ang halaga na maaaring makuha ng Philippine Postal Corporation mula sa GSIS matapos matupok ng apoy ang Manila Central Post Office nitong linggo lamang. Ayon kay GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso, ay mayroong 400 million pesos na halaga ng insurance na nakalaan para sa structural damage at mayroon pang hiwalay na 200 million pesos naman para sa mga bagay o kagamitan na natupok ng apoy sa loob ng gusali. Sa ngayon, Tony, ay hindi pa makapagbigay ang GSIS kung magkano ang eksaktong halaga ng insurance na maaaring makuha ng PhilPost dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang assessment. Pakinggan natin ang naging pahayag ni GSIS President at General Manager Wick Veloso. They are putting up a drone to be able to assess the damage from that vantage point. Pagka nakabigay ang report ng adjuster, which is expected to be within a 24 to 48-hour time period, it will take them 2 weeks to be able to assess. Now, we'd like, of course, them to rush it because the moment that they're able to provide the assessment, we'll immediately release to the Philippine Postal Corporation the amount due them. Tony, dagdag ni Veloso, bukod sa insurance claim ay handa din ang GSIS na pahiramin ang PhilPost ng gusali para maipagpatuloy na ng ahensya ang operasyon nito habang inaayos pa ang post office building dito sa Maynila. Ito ang sinabi ni Veloso. Meron po kaming foreclosed property ng mga warehouses sa Pasig that the Philippine Postal Corporation can immediately use para hindi maalantala ang serbisyo sa taong bayan. Black and play na lang po ito at maaari nilang ituloy ang serbisyo. Samantala, Tony, sinabi naman ng National Historical Commission of the Philippines na nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal at nasyonal na ahensya upang masiguro na agarang maiisaayos ang post office building na itinuturing na isang National Historical Landmark ng bansa. Tony. Maraming salamat, Kat Domingo.